Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again. I am Erica Shane Pelye. So, kamusta na kayo? Masyado ko kayong na-miss yung mga viewers ko dyan, mga kaibigan dyan na nanonood sa akin. Nagtataka kung bakit wala nang upload si Mayora. Kasi ito na nga. Nagkaroon kasi ako ng problem sa face ko. My God! Nag-breakout na naman ang inday. Masyadong nagkaroon ng mga madaming sumpa at chismis sa mukha. So, this video, gusto kong i-share sa inyo yung naging current skincare routine ko. Kasi kung mapapansin nyo, parang nag-lighten na yung face ko and nawala na yung mga pimples. Mag-i-insert ako ng mga clips or photos na picture ko nung nag-breakout talaga ako. So, kung gusto nyo makita, please keep on watching! So, yun na nga. Nag-start ako mag-breakout mga 4th month of the year kasi nagtitake ako ng pills. So, siguro naibahan yung hormones ko. Nag-breakout ako lahat dito. Yung tipong may susulpot ng isa, meron na naman dito. Hindi sila nawawala, ma'am sis. So, masyado akong na-stress noon. Tapos yun, hanggang sa nagkaroon ako dito, sa mga face ko, mapapansin nyo nga, parang wala na sila. Kumbaga, marks na lang. Ayan, wala na sila. So, thank God, dito sa ginamit kong skincare routine, nag-work naman sila. So, yun na nga po. I'm a breastfeeding mom kasi kaya nagtitake po ako ng pills for birth control. Then, siguro naibahan yung hormones ko, nagkaroon ng side effect. Kasi ang common na side effect dyan, syempre, mag-iiba yung monthly period mo. Kumbaga, parang masastop niya. Then, yun na nga, magkakaroon ka ng mga breakouts. Then, yun, isa pa, yung nanaba ako ng masyado. Talaga masyado. Kasi yung mga damit ko noon, hindi na kasya sa akin, kaya feeling ko talaga tumaba ako. So, parang nahihirapan ako tumayo. Wow! Tapos yun, parang laging gusto ko matulog. Lagpas 1 month ko nang ginagamit at feel ko meron talagang nagkaroon ng positive effect sa skin ko. So, eto na siya. View kayo ng mga previous video ko. Meron ako dun yung paano nawala ang pimples ko. Gumamit ako dun ng Dr. Alvin's. Now, kasi ang tanay ko naman is yung Brilliant Skin Essentials. Isang set siya. Ito yung laman niya. Meron siyang soap, may rejuvenating cream, may sunblock cream, SPF 30, and meron siyang toner. So, ito ay nabili ko lang sa Shopee. Ililink ko na lang sa description box yung seller na pinagbilhan ko at legit seller siya. So, bumili na ako ng 2 packs. 2 set. Hi! Say hi! So, bumili na ako ng 2 sets. Yun na po, 2 sets yung binili ko plus yung toner na malaka. Kasi, yun yung mga palaging madaling maubos yung toner at saka yung rejuvenating cream. So, eto namang sabon, para mas tipid yung gamitin, ikat nyo siya into small pieces. So, ang sabon sa akin na nagtatagal ng siguro yung mga isang cut ay 2 weeks. Then, yun. For 1 month ko na din naman siya ginagamit. So, feeling ko talaga na stop niya at saka na-lessen niya yung pag kakaroon ko ng pimple bumps. Then, itong soap na to, for the first time kong ginamit, kinabukasan, na-feel ko na nag-peel na talaga yung mismong skin ko. Kasi syempre, normal skin tayo. Nung ginamit ko to, parang feeling ko ang hapdi. Hindi naman totally mahapdi, pero syempre, nandun pa rin yung stingy effect niya. Itong soap, ay gagamitin niya to yung umaga at saka gabi. Then, the next one naman is itong rejuvenating facial toner, exfoliating toner. Nakalagay dito, suitable for acne-prone skin, smoothens and lightens. So, itong toner, nakakapagpa help siya sa pagpapapil ng muka. Then, yun nga, gagamitin. Ang toner, ginagamit ko lang siya tuwing gabi. Then, next one is yung rejuvenating cream. So, itong rejuvenating cream, for night use lang siya. Then, yun din, ang nakalagay, anti-acne, smoothening, and lightening. So, ang ginagawa ko dito ay tuwing gabi. Then, yung night skincare routine ko naman po, syempre, yung normal na maghihilamos ka ng soap. Then, magto-toner.
And then pagkatapos ng toner, maglalagay ka ng rejuvenating cream. So itong rejuvenating cream, hinahayaan ko na siyang matuyo hanggang sa kinabukasan. Then pag morning naman, yun din, magsasabon ka. Then hindi na ako nagto-toner kasi yung toner masyadong mahapdi. So kung prone ka naman sa pag-work outside, hindi siya suitable kasi magkakaroon ng masyadong pamumula. Kaya dapat gumamit ka na lang ng sunblock kung lalabas ka. Then tong sunblock naman, meron na siyang SPF 30. Then i-apply mo siya 30 minutes bago ka lumabas ulit. Then yun na nga, nakapagpatulong siya sa pagpapawala ng mga pimples ko. Then kung mapapansin nyo ngayon, dito na lang sa baba kasi medyo baka malapit na ako magkaroon. Then ito na lang, mga pimple marks. Then acne marks, then for now wala naman akong active na pimple kasi meron din akong ginagamit na nakita ko lang kay Ma'am Sheronan. Etong Celitec. This one, Celitec Dermoscience Acne Solutions. Ito ay isang acne spot corrector gel. So, ito ay mabibili sa Watson's at saka sa Mercury Drug. Then nabili ko to for only $169. Ang ano naman ito, directions naman, after cleansing your skin, apply a thin layer on affected areas morning and night. So parang therapeutic mo siyang gagamitin kung may active ka na pimple. So kung may active na pimple kayo ngayon, pwede mo siyang ilagay, spot lang, kung ano lang yung affected areas, yun lang yung lalagay mo. Then, makakapagpalesen yung paglaki ng pimples nyo. Kumbaga yung pimple bumps nyo, kinabukasan pag nilagay mo, wala na siya. Pero nandun pa rin yung redness mo. Kumbaga, yung oil na nasa loob ng pimples nyo, malilesen niya, kumbaga mawawala. Then, hindi na siya tutuloy na maging pimples. Then, ano pa ba? Yun, syempre, pag magme-makeup ka, ito talaga ang pinaka-nakakatulong. Kapag matutulog ka na at may galing ka sa pagme-makeup buong araw, kailangan mong mag-remove ng makeup. So, itong Maybelline Micellar Water, para siyang tubig lang. I-apply mo lang siya sa cotton pad, then, i-dump mo lang, then mamaya, i-glide mo. Then, mawawala na yung makeup mo. Then, syempre, para ma-prep na din yung skin mo, kailangan mo talagang ma-hydrates para hindi masira yung mga skin follicles mo dyan at hindi magkaroon ng, kumbaga yung parang pagpapanit ng skin. Then, kapag pala masyadong nakifeel mo na mahapli yung skin mo galing ka sa paggagamit ng rejuvenating set, ito yung marirecommend ko na moisturizer. Then, nakita ko lang to sa mga vlog. Ito po yung pinaka-favorite ko na moisturizer. Itong Aqua Eye White Moisturizer Whitening Vita. Deeply hydrates with water-based formula. So, syempre, pag galing ka sa paggamit ng rejuvenating set, ang kailangan mo ay ma-moisturize naman kasi magkakaroon ng tendency na madry yung skin mo at magkaroon ng breakage. Kumbaga yung parang nagkakaroon ng sobrang pamamalat. Di parang na pag nakukuskus mo, magkakaroon agad ng sugat. So, ito yung ginagamit kong moisturizer. Then, ang nakalagay naman dito, prevent premature aging, protect skin from cellular damage, hydrate, and maintain firmness of skin. So, pwede mo din siya maging base pag magme-makeup ka. I-apply mo lang siya. Siyempre, dapat clean yung face mo. I-apply mo lang siya. Hayaan mo lang siya matuyo. Then, pwede ka na maglagay ng foundation or anything na gusto mong ilagay sa skin mo. Then, kapag magme-makeup na ako, hindi na ako masyado nag-heavy makeup. Maliban na lang kung maghapon kang rarampa o maghapon kang may gala. So, pag yung mabilisan lang na gala, ang ginagamit ko na lang is itong tinted moisturizer. Halimbawa, mag-grocery, may pupuntahan, mag-deliver ng order. Ito na lang yung ginagamit ko. Isa to sa holy grail ko na kailangan kong gamitin. So, a little amount goes a long way na. Konti lang ilalagay mo, then malalagyan na lahat ng face mo. Then, ang maganda kasi dito, para siyang Korean glass skin kapag talagang flawless yung face mo. Na-experience ko na yan, nilagay ko to. Parang feeling ko ang kinis-kinis ng mukha. Then, kung hindi ka naman kontento, minsan ay gusto kong patungan ng powder, ang ginagamit kong powder ay itong Pond's Magic Powder. So, sa mga nagtatanong, wala po nito sa Philippines kasi ito ay from Thailand pa. Sa Thailand siya nabibili. So, nagbebenta ako ng mga ganito before. So, na-sold out na din naman kasi madaming nabili at maraming gustong mag-try. Ang maganda kasi dito, hindi siya yung normal na powder. Parang pag nilagay mo siya, naka-foundation ka na, naka-concealer ka pa. Na-try ko na to dun sa isang kong picture. Mag-i-insert din ako ng picture. Feel ko mas maganda yung coverage nito at mas nagla-last long. Then, ganito yung itsura nyo. Yan. Para siyang yung sa bench na natural powder din. Tapos ang amoy niya, mabango, parang baby powder.
Then, ang pinakamaganda rin palang paggamit pag naglalagay ka ng brush, tang brush. Walang mabibigay na tip sa inyo kapag naglalagay kayo ng powder at isiset nyo na yung face nyo, mas magandang gumamit ng powder brush. Para kasi mas mild lang yung paglalagay nyo, tsaka mas gentle. Hindi masyadong parang magugulo yung paglalagay. Then masyadong ano lang siya, dump-dump lang, ganyan. Mas mamaya, plakadong-plakado na ang makeup mo. Then, ito pa pala. Recently kasi gumagamit ako ng binibenta ko ng beauty tips. Then, parang nag-experiment lang din ako. Ginamit ko siya sa cheeks, sa lips. Then, isa din pala sa nanotice ko, dapat nililinis mo yung mismong roller. Kasi syempre, kung ginagamit mo siya sa lips mo, and then dito, dapat may proper hygiene ka. Kung ilalagay mo siya sa lips, hindi mo siya pwedeng i-direct sa cheek mo kasi dyan ako nagkaroon ng breakout. Nag-imbento si nanay. Ayan ang nangyari. Dapat pala, pag nagigay ka sa cheek, sa lip, dapat gagamitin mo lang yung fingertips mo to apply on your cheek para hindi ka na mag-break out. So, ang ginagamit ko kasing blush on, hindi na ako nag-cheek tint. Ito na lang, Careline All Control Blush On in the shade Peach Glow. So, para sa akin, mas maganda yung coverage nito. Lalo na kung oily skin ka. Kasi, nagkakaroon siya ng firm na kulay. Ayan, parang naglalight lang yung skin mo, parang ano ka lang, naarawan ka lang besh, gano'n. So, ayan na nga guys. So, sana may matutunan kayo sa akin at sana nalinawan kayo kung bakit hindi na ako nag-upload masyado ng videos. Kasi syempre, as a nanay, mas iniintindi ko yung dito sa bahay. Kasi kung tutuusin talaga, nitong mga nakaraang araw, nakaraang buwan, nagkaroon ng, yun nga, nanaba ako, nagkaroon ako ng breakouts, kaya parang wala akong confidence mag-video. Then, nagkasakit din ako, nagkasakit din ng anak ko. Parang nagkaroon ng sabay-sabay na problems and challenges. So, ayan, ang nangyari, nag-design na lang si nanay ang nanay nyo ng bahay. Syempre, malapit na ang Pasko, may Christmas tree, then may Christmas lights, yung mga ginamit ko nung nag-birthday ang asawa ko. So, gagamitin ko din yung pag nag-birthday ang anak ko, bag pang-design lang. Then, ayan, nagkukulit na yung isang bata, nanonood ng videos. Then, ayun na nga guys. Thank you for watching till my next video. Bye!